kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami'y dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami'y lalong sumisigasig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y aking maging bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama. Sa halip na magpakabuti, mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila. Subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila. Ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang mga landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kaniyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin.
na mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kaniyang salita ay ating pakinggan, iyang iniyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng iniyong magulang. Nung nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iniyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila'y nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Magsisitayong mataos, haninang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulong at manumbalik na lubos. Nagpupuri ka sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kaniya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba naman nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumas sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili, paano mananatili ang kaniyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihang ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kaniyang bahay, malayo sa panganib ang kaniyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nila ang mga sandatang kaniyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat
ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa lahat. Medyo strong ang meaning ng ating ebanghelyo ngayon. Bakit? Dahil kaharap ni Jesus ang mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Saan man magpunta si Jesus, marami ng mga taong sumusunod sa Kanya dahil sa mga kababalaghang Kaniyang ginagawa. Magpagaling ng may sakit, magpatawad ng kasalanan, magbuhay ng namatay, at magpahayag ng kaharian ng Diyos ng may kapangyarihan, authority. Ito ang wala sa iba. Kaya sa kabila ng mga taong sumusunod sa Kanya, meron ding mga ibang taong sumusunod din sa Kanya, hindi upang maniwala, kung hindi upang maghanap ng mali sa Kaniyang ginagawa. Ito ay ang mga Pariseo at ang mga matatanda ng bayan. Binabantayan nila si Jesus para meron silang masabing masama laban sa Kanya. At ito nga ang isa sa kanilang gustong gawin kay Jesus. Dahil sa kapangyarihang dala ni Jesus, siya ngayon ay pinagbibintangang alagad, pinuno, o siya ay kakampi ni Belzebul o ng mga demonyo. Kaya sinira ni Jesus ang kaisipan ng mga taong ito sa maling paniniwala. Kaya't sinabi niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ito nga talaga ang mga taong palaging naghahanap ng mali sa taong gumagawa ng tama. Ang Pariseo at ang mga pinuno ng bayan ay mga magkakaaway. Hindi po yan sila nagkakasundo. Pero dahil meron silang gustong ibagsak, meron silang pinupuntiryang tao, at ang ating Poong Jesus Nazareno ang nasa gitna nito, sila ngayon ay naging magkakampi. Pinalakas nila ang kanilang hanay, pero kahit na ganun ang kanilang ginawa, hindi sila pumapantay sa kapangyarihan at lakas ng Poong Jesus Nazareno. Sa ating karanasan bilang mga Kristiyano, lagi tayong nagiging biktima ng mga maling paratang. Minsan o kadalasan, ang mga taong magkakaaway ay nagkakampi-kampihan upang ikaw ay siraan. Huwag nating titingnan ang mga maling ginagawa nila. Ang tingnan natin ay ang katotohanan at ang tunay nating intensyon upang sa kabila at sa gitna ng laban, ang Diyos ang siyang ating magiging kakampi sa katotohanan. Ang taong namubuhay sa katotohanan kailanman ay hindi pwedeng ibagsak na mga taong mapanira sa iyong kapaligiran. Inggit at galit ang nagdadala sa Pariseo at mga Saduseo upang si Jesus ay kanilang pulaan. Sa ating pamumuhay, inggit at selos din
ang pinagmumulan kung bakit tayo ay patuloy na sinisiraan. Sana ang Ebanghelyo ngayon ay magbigay sa atin ng aral na ang taong namumuhay kay Jesus at sa kaniyang mga salita at katotohanan ay palaging nagwawagi at kailanman ang demonyo ay palaging natatalo ng kapangyarihan ni Jesus at kapangyarihan ng kaniyang pangalan. Ang pangalang Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagaan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. At inawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ng malikhaing pang-akip ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan pang sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugda ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan. At huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyot mo kami ng aming makamtan
ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inayabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pinanggagalingan ng lahat. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ give me safety. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay pag-asang walang hanggan.
puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalisay. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
bueno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati